multiple po disability. So, nagsasakit po siya ng yung certificate. Yun po, hindi po siya makalakad, makapagsalita. Mula nung pinanganak siya? Opo, sa inborn. Inborn. Ah, okay. Yeah. Nagsi-seizure din siya. Hindi naman. Opo. Ito po yung huli, kaya siya nagkasakit na. Started dun sa MBB Health Caravan natin, which is a medical mission. And that was last year, right? Yes. Okay, so yung sustainability niya na, nakipag-coordinate na tayo sa City Health Office ng Ordineta kung ano yung mga needs nila dito sa bayan ng Ordineta. At na-pinpoint na natin na sa DSWD, maraming nangangailangan ng wheelchair. So, ito po ay ang second assessment bay na natin. Yes. Kung saan po yung mga first na na-assess natin nung 3 months ago, i-award na po ngayon. Yes. Definitely, kasi may mga nagpalista pa na around 128 na PWDs. So, hindi yun makukover pa ngayon. So, definitely, magkakaroon tayo ng third day assessment. Dahil syempre, pag may wheelchair na sila, makakalakad-lakad na sila, hindi na nila kailangan ng assistance, lalo ng mga nanay at ng mga nakakasama nila sa bahay. Furthermore, this will boost their morale and mindset on things, since they can now do things independently. So I want to thank and welcome the people who made such grant possible. Pinagmamalaki ni Dr. Rachel lang kanina na aking may bahay na personalized pa pala yung mga gligay. Oo. Kaya, galing. Isang malakas na palakpak sa Rotary Club. Ayan. How are you? Sunod-sunod dito. Sa inyo pong lahat, hindi ko man po mamanggit ang inyong mga pangalan, kayo po yung welcome na welcome sa siyudad ng Ordoneta at sa lahat ng programa ng inyong ibibigay ay itaos po sa namin tatanggapin. At kami makikipagtulungan kung pagdating ng panahon, kailangan nyo rin ang tulong ng siyudad ng Ordoneta. Sa inyong lahat, mabuhay ang siyudad ng Ordoneta! Kung yung ganito, na-disable ako or bumagsak po sa PASMA hanggang sa punta sa polio. Ah, so polio po ang... Polio ang minagsakan po. Kasi wala pa tayong vaccine nung panahon na yun. Napakaganda, modified po. Sa lahat po ng magkagusto, ng wheelchair na ganito po, ipag-pray lang natin at nakapokus tayo sa government po ng Ordoneta po para at least alam natin po kung ano yung assessment nila na mangyayari sa mga kagaya nating mga may kapansanan na nag-need po ng wheelchair. Maganda po. Nakakatulong po ito. Nakakikawa po sa kamuhayan namin kasi nahihirapan po kami kasi nung kapag-uwan po sa kanya. Ipapasalamat din po ako sa mga lahat ng mga sponsor na nagbigay na po yung pray na po. Para makabuo tayo ng isang foundation organization locally dito sa Ordoneta na ang karamihan ay ang miyembro nito ay batch 92 ng Ordoneta City National High School. Okay. Then ang ano po nito, ang goal po ng organization, ng foundation, para makatulong po sa communities at maging kami po yung local partner ni RCMPM Rotary Club of Makati, Pasay de Makati.